Hi! Welcome back to my channel! Today, papakita ko po sa inyo ano po yung fireplace. Yan! Ano po yan? Dito po sa malamig na lugar, kagaya po ng France, dito sa amin, kailangan po namin yan sa bahay. Pero po yung iba, gumagamit po sila ng electric. Hindi na po nila kailangan ng ganyan. Pero yung sa amin, kasi yung bahay namin ay matagal na po itong nagawa. Mga siguro 30 years old na siya. Kaya before, ang madalas talagang ginagamit ng mga tao ay ganyan. Kasi before, marami kasing puno. Kaya po ganyan. Maraming mapagkuko ng kahoy. Ito po yung tinatawag nila na fireplace. Ito po ay tumutulong sa pagpapainit ng loob ng bahay. Ipapakita ko po, isishare ko sa inyo kung paano siya ginagamit. Paano namin siya ano ang meron dyan sa fireplace na yan. Bali, ito po yung pintuan. Mainit po siya ngayon kasi naapoy na po siya. Kaya dapat may ganito. Towel, para hawakan mo siya. Ipipihit mo siyang paganon, para bubukas po siya. Tapos, pag halimbawa po mauso, kagaya niyan, kasi simula lang po ng kahoy na yan, pipihitin ko po yung banda dito. Yan, yan siya. Pag napihit ko na yan siya, yung usok po ay lalabas dun sa taas ng fireplace. Kaya, ang para po yung glass ay hindi po siya mangingitim. Kaya kailangan dapat lumabas po yung usok niya. Kasi yun po yung nagkukos ng itim dyan sa window na yan. Kaya po, kailangan ipapalabas siya dito. Kasi ito po siya, yan po siya, yan. Control po siya nung nasa ibabaw ng mga apoy na yan. May bakal po dyan na parang square at bilog, parang circle. Tapos, magaganyan po siya. Pagbukas yan, ganyan, nakaganyan siya. Pag ilalim ko siya, itutusok ko yan siya doon pa loob. Ang itsura po nung bakal doon sa loob ay mag-flat. Magsasarado po siya. Kaya po ganyan. At saka ito, ginagamit namin to para lalabas yung hangin. Tingnan nyo. Lumalabas siya. Pumapasok yung hangin sa loob. Kaya po siya nag-move yung apoy. Kasi pumapasok po yung hangin sa loob. Para po, yung usok ay dadalhin mapunta po sa taas. Kaya kailangan po siyang ganyan. Kasi ganyan, magsisimula siyang mag-apoy. Kaya kailangan po siyang palabasin yung usok. Kasi pag hindi po, nangingitim po kasi yung salamin. Kagaya niya, nag-start na siyang mangitim. Kasi kanina, hindi siya nalabas yung usok. Tapos, pag ibababa ko na yung, isasarado ko na yan siya, maging mabagal na yan. Tatahan yung apoy. Kasi wala na pong hangin na pumapasok pataas sa loob ng fireplace. Ganyan po yung ng fireplace namin. Yan, binalik ko na siya. Kaya yung init ay mag-steady lang siya. Ito po yung may drawer po dyan. Yung nahuhulog po yung, dyan po nahuhulog yung mga ibang alikabok. Mainit po siya, kaya kailangan ganyan po. Yan po yung fireplace namin dito. Ginagamit namin to sa pagpainit ng aming bahay. Tsaka ganyan yung itsura niya sa gilid. Ganyan. Ganyan po yung fireplace. May isishare ako sa inyo dito. Kasi nga po, minsan, pag yung kahoy ay hindi masyadong tuyo, medyo basa-basa pa po. Kaya po, madami po talaga siyang usok.
ang kailangan po, kasi mangingitim po lahat yung nasa window na yan, kailangan pong linisin. Kasi pangit po siya pag hindi siya malinis. Wala kang makita, puro lang siya black. Mainit pero magbablock yung window na yan. Kaya kailangan pong gumamit ng product para maglinis. Mabilis lang siya kasi ispray mo lang siya. Ito, ipapakita ko sa inyo. Ito, i-spray mo lang yan siya. Tingnan nyo, pang-apoy siya. I-spray mo lang yan siya. Tapos, ano siya, bubula po siya. Na, in 5 minutes, matanggal na po yung mga black sa, mga black po. Yun po siya. Yun ang ginagamit kong panglinis. Pero bago po yun, kailangan nyo pong gumamit ng gloves. Ito. Gloves. Para sa kamay. Kasi nga po yung itim, didikit po sa kamay nyo. Kaya kailangan nyo ng gloves na yun. At saka ito. Paper. Tissue paper na malaki. Ginagamit po siya para tanggalin po yung product na dinlagay natin sa glass. Kaya yan po yung mga ginagamit ko sa paglilinis para malinis po talaga yung window niya. Tsaka ito naman, papakita ko, ito naman po yung ginagamit ko sa pag-start ng apoy. Sinisindihan ko siya ng puspuro. Yan, puspuro siya. Para mag-apoy siya. Lagay mo lang ng kunting maliliit na kahoy, tapos ilagay mo to kasama yung puspuro na may apoy na siya, tapos iganon mo lang siya doon. Mag-aapoy na po, mag-start na po siya talaga ng apoy. Yun po yung mga ginagamit ko sa pag-start. At saka ito naman, ginagamit ko naman to sa paglilinis. Bakal siya na maliit. Maliit lang siya. Para tanggalin yung mga abo at saka charcoal. Meron din po maliit na walis. Ito po. Yan po yung ginagamit ko sa paglinis ng sa loob para tanggalin po yung alikabok at saka charcoal po sa loob. Yan po yung mga ginagamit namin dito sa France, lalo na sa mga malalamig na lugar, sa ibang bansa din siguro, ganun din po yung ginagamit nila. Tsaka ipapakita ko sa inyo kung ano yun. Yan po. Yan po yung mga ginagamit ko, tissue sa pagpahid, ito. Tsaka ito yung product na to sa paglinis po ng chimney. Tsaka ito yung pag-start ng apoy. Kailangan mo siya na, minsan ang ginagamit ko ay dalawa, kaya isang ganito lang, o kaya itong dalawa, kasi depende kasi kung gaano kalaki yung apoy. Yung mga kahoy na anuhin mo, mag-start sila, magdidepende. Kung mabasa o matuyo na yung kahoy talaga, mabilis lang po siyang mag-apoy. Ito yung ginagamit ko sa paglilinis. Para tanggalin yung, yan po yung mga ginagamit ko sa paglilinis. At saka, pinaka-importante, mayroon kang gloves. Kasi pag wala kang gloves, yung lahat ng product na to, pupunta sa kamay mo at mangingitim po yung kamay nyo. Kaya kailangan po ng gloves. Sa muli, maraming salamat po sa inyong panunood sa channel ko. Sana po ay lagi niyo akong suportahan, at kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe na po at abangan niyo po yung araw-araw kong pamumuhay dito sa France kasama po ng aking mga anak at kaibigang Pilipina dito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po yung Fireplace. Ito po yung tumutulong sa amin na pagpainit ng aming bahay dito.
Sana po may natutunan kayo at sa kita-kita tayo sa next video.